Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibing! Don't forget to like, subscribe, and share this video para alam nyo kung ano ang latest trending news na ating pag-uusapan ngayon. Nako, malapit na ang February 25, EDSA Revolution Anniversary. May mga plano pala ito mga pinklawan! Lurky, yung iba naguguluhan kung ano ang meron at kung ano ang gagawin ng mga pinklawan sa February 25. Alam nyo ba mga kabibig, sabi ng isang pinklawan, milyones daw ang dadalo sa Feb 25 rally nila. Nako, hindi maiwasan daw na magkaroon ng gulo, kaya ingat-ingat daw. Milyones ha! Milyones po daw ang pupunta at aaten sa kanilang rally. Nako ka, Lurky. At sabi pa dito, if hindi ka daw pwedeng maging part sa Freedom Day nila. Freedom Day ulit? Kailan ba matatapos ang Freedom Day? Ay, ka, Lurky. Yung panahon ni Cory, ganun din ang ginagawa nyo. Panahon ni Arroyo, ganun ang ginagawa nyo. Basta every EDSA Revolution Day, ganun palaga ang mga plano nyo ba? Freedom Day, dapat mag-rally sa EDSA. Hanggang kailan yan matatapos? Uy, dapat sana ba ang ating gagawin ba? Gugutain na lang natin, aalahanin na natin na dahil sa EDSA, nagkagulo lahat. Nako po, ito pa om. Magkaroon daw ng snap election. Ha? Snap election? A political scientist predict kuno that kung millions kuno ang pupunta ng mga pinklawan sa Freedom Day sa January 25 ay magkaroon daw ng snap election. Ha? Parang ang snap election luma na. O mga pinklawan, lumang-lumang style o snap election. Wala ba kayong ibang strategy? Talaga ba talaga naghihikayat kayo sa mga tao? Ganun lang talaga ang atupagi ng maraming Pilipino na magkaroon ng snap election para magkagulo ulit ang Pilipinas, para mawindang ulit ang ating ekonomiya. Nakafocus na si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gagawin niya para marisulba itong ekonomiya natin. Tapos kayo? Gusto niyo mag-snap election? Pag milyones daw ang pupunta? Halaka, Lurky naman. Uy, anong klaseng pag-iisip-isip yan? Uy, kung ayaw niyo sa nakaupo, tahimik na lang kayo. Magtrabaho na lang kayo para umasenso ang buhay nyo. Ano bang point nyo para magkaroon kayo ng pwesto sa gobyerno? Iisip-isip nyo ba talaga? Ay, naku. Huwag ganun ha. Huwag kayo maghikayat na mga taong aaten sa inyong rally. Para saan? Snap election. Ay, useless po talaga. Alam niyo mga kabibig, natatawa talaga ako sa mga pinklawan na ito ba, na until now ay hindi pa rin sumusuko. Eh, yung nana nila sumusuko na. Di ba sabi ng nana nila wala silang nakita na abriya sa eleksyon? Eh, bakit itong mga pinklawan na iba ba, hanggang ngayon, hindi pa rin sila ma-carried away, hindi pa rin maka-move on ba? Bakit ba talaga? Kung si Mama Lenlen ay naka-move on na, kayo din mag-move on. Kung hindi kayo naka-move on, hindi kayo tumakbo, no? Next election, tingnan natin kung mananalo kayo. Di ba? Kaya nga, please, huwag mag-aya ng mga taong parang it's useless talaga. Para saan? Para magkagulo ulit ang Pilipinas. Para kung ano ang mangyari sa iyong freedom day ng mga rally dyan. Sinong ma... Ay nako, delikado na ang panahon noon. Sayangan ko ba ang buhay ko papunta-punta ng Freedom Day? I-spend ko na lang sa pamilya ko. Oy, holiday yan. I-spend ko na lang sa pamilya ko. Magpunta kami sa mall. Mag-enjoy kami sa sinihan or kumain kami sa park. Mag-enjoy. Kasi sometimes, di ba tayo, mga working people, sobrang busy na ng buhay natin. Wala na tayong time sa pamilya natin. May public holiday. Gamitin yan para sa pamilya. Huwag umatin sa mga rally niyan. Anong makukuha mo sa rally? Ang init, tapos uulanan. Maulan-ulan pa kayo, walang libreng kain. Or baka may pakain sila, di ba? Pero kulang pa rin, di ba? Tapos ako, ang baho pa. Kaya walang makukuha niyan sa rally talaga. Tapos pag for example,
Maging successful ang rally ninyo. Sino bang magkikinabang? Edi yung leader. Yung leader ang makikinabang kasi sisikat yung pangalan niya. Tapos maraming i-interview niya. E kayo, nag-rally. Tapos kayo ang sobrang init-init dyan, na ulanan pa kayo. Sisikat ba yung pangalan niyo? Hindi. Kaya tamahimik na kayo. Oy, huwag yung i-spend yung holiday time sa para mga ganito mga pangyayari. Wala talaga yung hindi yan makabuluhan. Walang positive impact yan sa ekonomiya natin. Walang positive impact yan sa buhay mo. Ako pa isa inyo, no? Yung mga walang trabaho ngayon na sasali-sali sa mga freedom din lang ng mga ano dyan. Naku, maghanap kayo ng trabaho. Maraming job fair. Baka sa holiday na yan, maraming job fair. Punta kayo sa job fair. Oy! Punta kayo doon. Mag-apply kayo. Huwag puro ano kayo. Puro sasali-sali sa mga rally. Wala kayo na ano dyan. Napala. O kung binabayaran kayo para sumali ng rally, 100, 200, 500, 1,000. Eh, for one day lang yan. Tapos after that, wala na. Naku po. Ay nako, pero hindi ko naman sabi sa inyo na huwag kayong umatin. Depende talaga sa inyo kung gusto nyo umatin o hindi. Pero ramdam ko ang mga pinglawan na gugulahan. Ano ba itong mga rally nila? O eh, parang hindi namin intindihan kung ano ba? Sabi pa nila, pag millions ko nung darating, magkaroon ng snap election. Paano? Paano mag-snap election? Alerky talaga ang mga taong ito. Ay nako, move on. Oy. They call for a snap election is getting louder and louder as Freedom Day nears. Hindi namin nabalitaan yan sa media. Hindi nga namin alam na merong Freedom Day. Huwag yung i-chika na may Freedom Day. Ay, naku, ikakabibigay ka ng chika talaga. Hindi, natawa lang ako sa kanilang Freedom Day na pag-millionis ko nung pupunta sa Freedom Day nila ng rally, magkaroon doon ng snap election. Eh, paano? Diba? Paano mag-snap election? Kalerke naman, oy. Hay nako, mga kabibig. Ano ang inyong komento tungkol dito na until now, hindi ba rin maka-move on itong mga taong ito ba na kulay pink daw ang Freedom Day? Ay, kulay pink na naman. Gagamitin na naman na si Mami Lenlen. Mami Lenlen, walang pakialam sa inyo, pero ginagamit nyo. Sana si Mami Lenlen ang leader nyo, pero hindi si Mami Lenlen ang leader nyo. Haya kayo. Mami Lenlen nyo, walang pakialam sa inyo. Mamalinyan nyo, travel sa ibang bansa, papunta-punta ng mga meeting engagements. Wala siya pakialam sa mga Freedom Day ninyo. Uy, naku, ay naku, mahirap na mga taong nag-organize ito, no? Mga ano, kulang sa pansin. Uy, komento ko lang yun, ha? Disclaimer, observation ko lang yan. Pero kung mangyari man yan, congratulations! Sabi daw dito, punuin ang EDSA. Let Lenny lead people power movement. Hala, Lenny lead daw. Walang uwian. O di, huwag kayong umuwi. Hanggang March kayo matapos dyan. Let Lenny lead people power movement. Pakore-kore effects. Mama Lenlen, walang pakialam sa Mama Lenlen dyan. Ay, bahala kayo dyan. Ay, basta ako. Marami akong speaking engagement. Sikat pa akong until now. Relevant pa ako kami, Mama Lenlen. Bahala kayo mag-people power dyan. Wala kaming pakialam. Hindi ko nga napansin, Mama Lenlen, na promote ng people power. O, diba? I feel na, Mama Lenlen, no? Kailangan ni Mama Lenlen ng kanyang sarili bang. Kailangan mabagandang imahe ko. O, kasi tatakbo akong senadora. Ibabalay natin tatabo si Mama Lenlen at si Kiko Pangilinan, 'di ba? Malay natin, 'di ba? Alam naman natin, maganda din mga track record nila. Eh baka makatulong sa gobyerno natin, 'di ba? Yun ang mga kabibig. Oy, kaya mga kabibig, pag wala kayong time, wag kayong sumali sa mga freedom rally nila. Ano bang gagawa yung dyan? Eh, oh, punta kayo sa yung mga pamilya mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, i-date mo naman paminsan-minsan, 'di ba? Wag punta ng rally, hindi yan importante sa buhay natin ngayon. Importante, may trabaho tayo, masaya pamilya natin. Huwag natin maging stress. Oy, nako, my God. Yan lang po mga kapigwan. The latest trending news. Huwag maniwala sa mga fake news. Bye everyone. See you next time.